dalam hal tadi, selama saya akan cukup video, teman-teman, kita coba saat ini, kami, kalau pun saya rumah tuh saat ini, mengapa concern, para saran di situ, kalau tadi memang mulai, dengan salita nanti, Panginoon Jesus Kristo. At ang text na ito ay ating kumatakuan, o yung passage na ito ay ating kumatakuan sa aklat ni Luke. Luke chapter 11, mapasahin ko na rin yung 1 hanggang 13. Pero ang talagang ang focus dito is verse 2 hanggang 4 lang. Pero ating basahin ang buong passage para magkaroon tayo ng pagkatawa sa salita. Okay, kapasahin ko po. Luke 11, verse 1 to 13. Siya'y nanalangin sa isang lugar at nang siya'y makatapos, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, tulad mo kaming nanalangin, gaya ni Juan, na nagturo sa kanyang mga alagad. Sinabi niya sa kanila, kapag kayo'y nananalangin, inyong sabihin, Ama, sampahinawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo. Ibigay mo sa amin sa bawat araw ang aming pang-araw-araw na pagkain. At ipatawad mo sa amin ang aming mga kasalanan sapagkat pinatatawad naman namin ang bawat nakakautan sa amin. At huwag mo kaming dalhin sa tukso. Sinabi niya sa kanila, sino sa inyo ang mayroong kaibigan at kayo ay pumunta sa kanya ng kaping gabi at magsabi sa kanya, kaibigan, may daming mo ako ng tatlong tinapay. Sapagkat dumating ang isang kaibigan mula sa isang paglalakbay, at wala akong maihati sa kanya. At siya'y nakaloob, at siyang nakaloob ay isasagot. Huwag mo akong abalahin. Nakasara na ang pinto, nasahigaan na kami ng aking mga anak. Hindi ako makapapagod upang magbigyan ka ng anuman. Sinasabi ko sa inyo, bagaman hindi siya bumangon at magbigay sa kanya ng anuman dahil siya ay kanyang kaibigan, ngunit dahil sa kanyang pamimingit, siya ay babangon at bibigay ang anumang kailangan niya. At sinasabi ko sa inyo, humingin kayo at kayo bibigyan, umarap kayo at kayo makakita, tumugpo kayo at kayo ipagubusan. Sapagkat ang bawat humingi ay matanggap, at ang humahangat ay nakatakpo, at ang tumutukto ay pinagbubuksan. Bayo pa sa inyong isa ama na kung humingi ang kanyang anak ng isda, ay aas ang bibigay sa halip na isda. O kung siya'y humingi ng ito, bibigyan kaya niya ang mga nasyan. Kung kayo nga na mga sama, ay marunong bigay ng mabuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong ama sa langit na magbibigay ng Espiritu Santo sa mga humingi sa kanya. Tayo manalangin, aming Ama, sa pamamagitan po ng itong biyaya, kami po ay sumalangin sa inyo, Ama. Ako po ay nagpapasalamat at sumasampas sa inyo sa gabi nito sa mga ito po ay itong pinag-uutos. Bawat araw na kasalaman na kayo sa pahing at papalamatan at tawagin sa aking mga pangangailangan. Aming kong dalangin naman, nawa ko, kumilos ko ang iyong banal na spirito sa iyong kalitnaan. Buksan ko ang iyong mga puso, ako ko namin, Lord, ang kalagalan ng padalangin. At makita rin namin naman ang inyong pong kabutihan, ang inyong pong pagkalinga sa iyong mga lingkar. Salamat po, Diyos, pamunahan niyo po kami ng alam ni Jesus. Amen. Ito pong passage ng Lord's Prayer, isa ito sa pinakamaraming popular sa Biblia, ang Lord's Prayer. Ito'y tinuro sa kanyang mga alagad. Pero ang ating pagbubulayan ngayon, hindi yung Matthew. Kasi yun talaga ang mga tinuro ng ating Panginoon. Pero tumutukoy naman yun sa pagpapatawad. So, dito, ang dinidiin naman nilo, ay yung kabutihan ng ating Ama.
kabutihan para natin ang aswa. Dito tayo po po sa Luke chapter 11 verse 113. Ang ating pong subject ay panalangin. Bakit kailangan natin manalangin sa Diyos? Sa ating passage, mayroon tayong tatlong katotohanan kung bakit kailangan natin manalangin sa Diyos. Una, ang Diyos ang nakakaalam ng mga araw natin. Pangalawa, ang Diyos ang nagkakaroon ng ating pangangailangan. Pangatlo, ang Diyos ay mabuti at siya lamang ang makakatugon sa ating mga panalangin. Sa context po nito, verse 1, nung matapos manalangin ang Panginoon sa isang lugar, lumaki sa kanya ang kanyang alagad at piling na sila ituruan sa panalangin. So ito yung pamumuhay ng ating Panginoon sa Kristo. Hindi siya umikilos bago ang lahat kung hindi siya makakapanalangin. So yun po, kanya po talagang pinakaugali ng tutoy ng tradisyon sa Ama. So dito, nais ng Panginoon sa Kristo na tayo ay makaroon ng ugnayan sa Ama. At kailangan araw-araw tayong sumamba at manalangin. So ang una-una po sa ating pag-aaral, ang Diyos ang nakakaalam ng mga araw natin. Tayo ay nanganilikha ng Diyos ay sa kanyang langit. Ito po ang katotohanan. At ang layunin ng Diyos sa kanyang mga nilikha ay upang maparangalan siya, maluwalhati siya sa buhay ng kanyang mga nilikha. Kaya nga ang Panginoon naglagay ng sukdulan sa ating puso kung pulin ng isang tao ito sa bawal ng mundo, kundi ang luwalhatiin at luwalhatiin ng Diyos at tamasahin siya forever, ang sabi sa Ingles. At upang tamasahin siya, ang panalangin, ang paraan ng Diyos upang tayo ay magipag-iit sa Kanya. Ito yung paraan ng Diyos na tinuturo sa atin upang tamasahin siya at magipag-iit sa Kanya. Ito ang yung turo sa atin ng ating Panginoon sa Kristo. Dahil ang panalangin sa Diyos, ito ay pagsamba sa Kanya. Ito ay pagsamba. So napakahalaga po na tayo sa araw-araw ikinakailangan ng sumamba sa ating mga pamamagitan ng panalangin. Ang pagsamba, ito ay magpapatira pa, magyupon, pagbibigay ng isang mataas na pagkakilala. Ibig sa lahat, ito yung pagsamo ng kahabagan ng Diyos. Yun ang tinutuboy ng Panginoon, pagsama dito, pagsamo ng kahabagan ng Diyos. At dahil hindi natin alam ang ating kinabukasan, atin itong iniaasa sa ating Diyos. Gaya na sinasabi sa verse 1, Ama, sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Ito yung iniaasa natin sa ating Ama, sapagkat hindi natin alam ang ating araw. So, kung ating ipagkakatiwala sa ating Ama, ang ating buhay, mayroon po tayong katiyakan na kaya ingatan ang ating Ama, ang ating buhay. Sabi, dumating nawa ang kaharian mo. Ito'y pangungusap ng ating Panginoon sa Kristo. Yung nawa dito na sinasabi, ay talagang nagbibigay ito ng diin sa pagpapasakop ng ating Panginoon sa kanyang Ama. Pagkaman siya ay Diyos, ang ating Panginoon ay Diyos, pero hindi siya, ito'y parang kahilingan na hindi namumuna doon sa kanyang iniigil niya. No? Naroon yung nawa na naginagod dito, napakababa talaga o napakasakot talaga ang ating Panginoon sa Kristo. So, ganoon din naman tayo, bagamat ang pag-address na ang panalangin, yung pag-address ng panalangin ay sama, dahil mismo ang Panginoon ang nananalangin dito. Kaya tinuturo niya sa atin, Ama din,
আমাদের আমাদের পান রাজ্যে সেটাই আপনি হন ওকে চাইবেন আপনি হন জাস্টিস চাই জাস্টিস চাই বারাপার দিন না না ইংলান পানালামে তো hindi na ano yun, hindi na ito na kung ano man ang ating ipauna, Panginoon o ang Ama. So, maraga tayo ay tumatawag sa Diyos na may liga sa atin. Ano pang aral ang ating motong kayan dito sa talatang ito? Yung aral dito na ano ba ang inaasa mo sa Diyos at ating ng kanyang kaya, siyempre, wala tayong ibang aasahan talaga na tayo ay mapagbigyan na isang mamamayan sa kanyang kaya ng pagdating ng mag-aari ng ating Diyos. So, nawa, yun ang ating goal talaga. Nawa, mapagbigyan tayo na isang mamamayan ng Diyos sa kanyang kaya. So, pangalawa, ang Diyos ang nagkakalog ng ating pangangailangan. Kaya atin nakita sa verse 3 and 4. No? Ito'y tumutukoy sa ating pangangailangan sa araw-araw, mga material, at higit sa lahat, ang spiritual. Ito'y sa atin nakita sa verse 3 and 4. Ibigay mo sa amin sa bawat araw ang aming mga araw-araw na pagkain at ipatawad mo sa amin ang aming mga kasalanan. Sapagkat pinatawad naman namin ang bawat nakatawad sa amin at huwag mo kaming lagin sa tukso. At Diyos lamang ang maaari magpaglaro sa atin ng ating mga pangangailangan ito. Walang iba maliban sa Diyos sapagkat siya ang pinagmumulan at nagkakalo ng ating mga pangangailangan maging material at ibig sa lahat ang espiritual. Ngayon, pagdating natin sa ating pananalangin sa Diyos. Ano ba ang dapat natin ugaliin sa ating pananalangin? Ano ba ang ating dapat ugaliin sa ating pananalangin sa Diyos? So, dapat tayo maging mamimigit. No? Dapat tayo laging mamimigit sa Diyos. So, pagkat ito ang kanyang ikinuturo, ito yung ating makikita sa verse 5 hanggang 8. Sinabi niya sa kanila, sino sa inyo ang mayroong kaibigan at kayo ay pumunta sa kanya ng ating gabi at magsabi sa kanya, kaibigan, kaya namin tumabo ng tatlong tinapay sapagkat dumating ang isang pong kaibigan mula sa isang kalabay at wala akong maiayon sa kanya. At siya na talo, kaya natalo, wala akong abalahin. Nakasara na ang pinto at sa higaan na kami ng ating mga hindi ako maaabang upang mabigyan ka ng kanuman. Ayan, yung kostumbre ng mga Hudyo, pag sila may mga tindahan at bahay, so, ang kanyang higaan, tapatama nila doon. Oras na nakahigaan na yung mga anak niya, sila, mga kamilya, so mayroon nung gumamon niyan para magpunta sa tindahan, para pagbigyan ng mga ano, yung bibili. Pero, ito ating gabi na tinuho yung ng ating Panginoon si Kristo. Pero, sa sabihin nga talaga ng kaibigan niya, hindi ako pwede yung mga mabalain na kahiga na kami. So, yun talaga ang magiging sagot nun. Pero, hindi dahil sa kaibigan niya, kaya sa kaibigan ng kanyang pangalala, kundi namimigit siya, kaya na siya ay bumangon at ibibigay ang anumang kailangan niya. Sobra pa doon sa hinihingi. No? Para sinasama ka pala, ipunin mo na lahat ito. Kunin mo na. So yun ang Panginoon, yun ang tinuturo ng Panginoon na dapat yun ang ating maging ugali sa ating pananalangin. Dapat tayong maging pamimigil. Sapagkat ito ang kanyang kalooban. Ito ang kalooban ng Diyos sa atin. Ito ang kanyang parang utos o kanyang salita. Natin makita sa verse 9 and 10. At sinasabi ko sa inyo, kumingin kayo at kayo bibigyan. Kumakas kayo at kayo mga nakita. Tumukto kayo at kayo'y magbubuksan. Ito yung pangungutap ng Panginoon na anuman, no? Anuman, anong oras man, o anumang dahilan, kapag ka ang kanyang anak tumawag sa kanya, talagang nalaloan ang kanyang pagtugon. Kasi,
Sri Tanyani, Nina Guidi, Mariola, Yun, Nina Kaya Sarita. Kasi talaga, kaya naman, tinuturuan niya ang kanyang mga alagad, maging tayo, na tayo maging, mamimilis sa ating panalangin. Huwag tayong, lumubay, huwag tayong tumigil. Kung halimbawa pa man tuwa ng Panginoon, huwag tayong tumigil. Sapagkat yun ang kanyang nais. At yun ang kanyang kalooban. At sino man ang humingi, siya bibigyan. Sino man ang gumanap, siya kakasunod. At sino man kumatok, siya ipag-ubuksan ng pinto. Anong aral natin nakikita dito? No? Huwag tayong mahiya. Meron kasi punto minsan, meron tayong kailangan ng isang tao. Pagka busy siya, para naalangan tayo lumapit. So, mangyayari, hindi na lahat tayo pang-araw na lang. Nasaan, wala na yung ano mo rin. Pero, dapat hindi ganon. Huwag tayong mahiya. Huwag tayong magsawa na manalangin sa pagkat ng Diyos ay mabuti. Doon tayo ay makakasak ng pag-asa sa ating Diyos sa pagkat siya ay mabuti. So, yun ang pangalawa. Yun ang ano, yun ang tinuturo sa atin ng ating teksto, yung turo panalangin. Una, ang Diyos ang nakakalam ng mga araw natin. Pangalawa, ang Diyos ang nakakaloob ng ating pangangailangan. At pangatlo, ang Diyos ay mabuti at siya namang ang makakatugon sa ating mga panalangin at mga pangangailangan. Ito ay ating makikita sa verse 11 hanggang verse 13. Mayroon ba sa inyong isang mga na kung humingi ng kanyang anak ng isda ay aral na bibigay sa aling isda? O kung siya ay humingi ng ito, bibigyan sa kaya nila ng lakdan? Kung kayo nga na masama ay marunong magbigay ng mabubuti sa loob sa inyong mga anak, lalo pa kaya ang inyong mga dalangin na magbibigay ng Espiritu Santo sa mga humingi sa kanya. Sa panahon ito, ang banal na Espiritu ay kasama pa ng Ama. Hindi pa sinugo na ating Panginoon kasi hindi pa siya mag-glorified sa panahon ito. Pero sa atin, naroon ngayon, kasama yung sa ating regeneration, doon mismo ang banal na Espiritu talaga ang kumilos sa atin upang tayo ng kanilig ng buhay, na born again. So, naroon natin at ano yung pagkilos na natin ng banal na Espiritu. So, yan ang ating natuhayan sa aklat ng Luke 11:1-13. At sa pag-aral na may sisyen po sa pangatating na puntos, kung iniisip mo na parang malayo sa iyo ang Diyos dahil sa iyong pagkakasala, manalangin ka sa Diyos sapagkat kaya bibigay ng Diyos ang Espiritu Santo para makaiwas ka sa pagkakasala. No? Nabanggit ko agad yun, no? Pero sa atin, bilang mga Kristiyano, tayo ngayon ay meron ng Espiritu ng Diyos, meron tayong mapangyarihan para makaiwas sa kasalanan. Kung tayo may magkasala, meron naman tayong tagapagkita, meron tayong Panginoon na nahanda naman magpatawad sa atin at binigyan sa ating mga kumihan. So, ito po isang kagalakan para sa atin na tayo ay mayroong kalayaan na makipag-ibig sa Diyos upang sumamba araw-araw at manalangin sa Kanya. Ito ang tinuturo ng ating Panginoon na araw-araw tayo dapat sumamba sa Diyos upang kung tayo may tumawag sa Kanya, at bibigyan tayo ng patugunan ng ating mga nasarangin. So, yun lang po ang ating share. Tayo po ay panalangin. Salamat po, Ama, sa awas nito. Salamat po, Ama, sa sanalita mo, sa mga karupuhan na yung mga pinahayan sa akin. Aking dalangin na wako, Ama, sa mga salita na yung mga pinahayan sa akin.